Parang ano kasi ever since po no, ito po yung kapatid talaga ng Titans, okay? Kasama po kayo kumbaga yung mentor niyo po, ito po yung talagang isinusundan din natin, no? So sobrang blessed niyo po na nasa Team Focus kayo, and actually every time po na ano na meron din kami talagang, alam mo, nung nag-start kami, ang tinitingnan po natin is yung mentor nyo po. So, blessed po na ma-invite nyo po ako sa grupo nyo. Actually, no, ayan. Men's Marlon, so karamihan po ba dito mga bago or ano? Almost, ano, Team Canada lang ba to or whole, ano? All na po siya na mga members natin available. Bago at saka ano, no? Yes, bago po. At saka, okay, okay. Para aware po. Pero, syempre, before I proceed, no, dun sa mga tips and syempre, dun sa pinaka-topic natin, gusto ko lang din po, ano, no, i-share sa inyo po yung journey ko para makarelate kayo. Kasi baka akalain nyo, yung mga top mentors dito is, ano na, kaya yung mga ganyan kasi magagaling na yan o nag-start. Ako po, grabe din po yung journey ko, no? Hindi ganun kadali yung pinagdaanan ko dito. Kaya kung ikaw, bago ka, I think makaka-relate ka dito. Kasi kung ano po yung pinagdaanan nyo at pinagdadaanan nyo ngayon, maraming mentors po na lahat din ay dumaan sa ganyan. So, yun nga lang, may mga ano po talaga, no, nagkakaiba-iba tayo dun sa strength and weaknesses natin, and yun yung kailangan ma-overcome natin. Ako po ay laking probinsya, no? So try ko pong mag-share screen. Ayan. Wait lang po bago ko i-share screen. Okay. Sige, wait lang. Yan. Okay, para ano tayo, no, diretsahan na, no. So, first of all, my name is Arian Bernabe Fernandez. So, nag-start po ako sa I Am Worldwide ng ano, no, ng zero. Ibig sabihin, walang kasamang grupo. So, iisa yung, kumbaga, meron akong may naniwala sa akin isang OFW, na yung OFW na yon hindi ka agad tumodo or hindi ka agad nag-full-time. Pero dahil nagtuloy-tuloy lang din ako, at kung ano po yung ginagawa namin ngayon, yun lang din yung ginawa ko sa kanya before. And isa na po siya sa 4 million circle ng I Am Worldwide, top 11 overall ng I Am Worldwide. So, ibig sabihin, alam nyo po, sa journey po natin dito, hindi natin alam kung sino yung matatouch natin, kung sino yung buhay na mababago dahil nagtuloy-tuloy ka at ginawa mo yung sistema. Ito kasi yung maganda sa business natin, no? Hindi tayo ano dito, hindi sayang yung pagpapaguran mo, hindi sayang yung effort na ibibigay mo, at hindi sayang yung todo na hataw na gagawin mo. Kasi ang pinakamasarap na pakiramdam po dito is yung hindi lang ikaw yung mababago yung buhay. Okay, ayan po. Iano ko lang, no? Ayan. So, this is my journey, no? Laki po akong probinsya. Okay? Grabe, no? Ito po yung kinalakihan ko. Ibig sabihin, simula pagka-anak, okay, nandyan sa ganyang kaming sitwasyon. And high school na ako, I think first year college, nung nag-decide po ako magpunta ng Maynila. So, kaya nung binalikan ko siya, halos wala nang nakatira kasi sira-sira na po yung ano, no? Sira-sira na yung tirahan. So, sobrang hirap ng buhay. Kaya ang mindset nun is makapunta ng Maynila, okay? Kumbaga, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapag-aral sa Maynila. Sa lahat po nang di nakakaalam, no? Yung daddy po ni Mentor May, siya po yung nagpaaral sa akin kasi yung ano po niya, yung daddy niya at saka yung lola ko is magkapatid. And nung nag-abroad po si Tita Betty, familiar naman po kayo, no, yung na-share na ano, okay, nung nag-abroad po si Tita Betty kasi nurse siya sa Saudi, ako po yung tumira sa kanila
And dun po umikot yung buhay ko na hanggang sa makatapos po ng college. Kasi nabigyan po ako ng pagkakataon, tumira sa kamag-anak. And alam mo yon, sa sobrang gusto mong umasenso, lahat gagawin mo, makaalis ka lang sa hirap. Yan po yung naging buhay ko, no? Kaya nung nakatapos po ako ng course ko, nakapag siguro 6 years din akong, 4 years lang ang college. Ako po sa sobrang gusto kong pag nagtrabaho ako, magandang trabaho ko agad, inabot ako ng 6 years. Ang first work ko po is sa Australian Migration. Nagpa-process po ng visa to Australia. Nabigyan po ako ng pagkakataon na pumunta ng Australia, pero yan po yung time na na-introduce ako sa network marketing. And 2 years lang na experience ko magtrabaho and nag-focus na po ako sa negosyo. And this is, fast forward tayo. This is my life nung nag-start po ako kay I Am Worldwide. So kung ano po yung ginagawa nyo ngayon, yan po yung ginagawa namin. Until ngayon naman, ito yung ginagawa natin. No? Nagkakalas, nagpapadala, local at international. Kumbaga, kung ano po yung sa palagay nyo na baka feeling nyo yung mga top mentor, hindi ginagawa yung ginagawa nyo ngayon. Actually, hindi lang po, may mga pagkakataon na nakikita po natin kung ano na yung mentor ngayon. Pero hindi po natin nakikita kung paano po sila nagsimula. Ako po halos araw-araw din po ako sa opisina, pumipick up ng product, nagpe-present, pumupunta sa iba't ibang lugar. So yung literal po na talagang pag nagsisimula ka, lahat talaga nasa building stage ka. Hindi po madali, no? Ang dami kong rejection, maraming iyak. Dumating po ako sa point na naalala ko nga, no, may kotse na po kami, pero ang nangyari po noon, parang meron kaming 4 na client na ini-expect. Tapos nandun na kami sa stoplight sa tapat ng McDo. Lahat sila sabay-sabay nag-text. May emergency, cancel. Yun na, expected na pay-ins na yun. Alam mo yun, dumating po ako sa point na umiyak ako sa kotse, yung mga gulgul ako. Tapos, sabi ko, bakit ganon? No? Parang napapatanong ako. Sabi ko, nakakapagod, paulit-ulit yung ginagawa. Tapos feeling ko walang nangyayari. So kung ikaw, ganun yung pinagdadaanan mo, don't worry, yung mga mentor, yung mga top uplines. Dumating din sa point na ganun, no? Tao lang po tayo, pare-parehas tayo na may pakiramdam, pare-parehas tayo. Kung ikaw napupuyat, napupuyat din kami. Kung ikaw nagugutom, nagugutom din kami. Normal na typical na pinagdadaanan po ng mga mentors. Don't worry, yung pinagdadaanan mo ngayon, pinagdaanan nila yan. Okay? Nag-start po ako sa ganitong negosyo, no? Naalala ko yung first event, kasi dati 3 times nag-i-event ang company. Yung first event po ng company, I think ito yung nung pre-selling ng company, nag-event no, para aware po kayo, no, hindi po kami yung pinakamabilis, hindi kami magaling na mentor, dumaan po kami talaga sa proseso. Alam nyo po, first 6 months kay I Am Worldwide, ang kinita ko lang noon ay nasa 40,000. Kung i-divide mo po yon sa 6 na buwan, sobrang liit noon. Okay? Yun yung time na kakaanak ko lang kay Zoe. Okay? And kasi galing kami sa previous company at sanay din naman ako na kumikita and sanay akong umakyat na stage na top earner, masakit po para sa akin yung dumating ako sa point na parang nag-start ulit ako sa simula. Na feeling ko, bakit ganon? Parang napapatunong ako. Para ba ako dito? Bakit parang nag-start ako sa zero? And then I just realized dahil sa kaka-pray ko, sabi ko nga, ang pinarealize sa akin ni Lord, hindi ka dadalin sa isang sitwasyon kung hindi yan para sa'yo. So gagawin mo lang yung part mo at magtiwala ka sa kanya. Nung na-realize ko po yun, nung pre-launch ng I Am Worldwide, dun po ako nag-decide. Kasi nung pre-launch ng I Am Worldwide, nag-decide akong kami ni Mentor Mike, okay, ni Coach Mike, na maglabas ng first car namin. Okay, ayan. Nung inilabas po namin yung first car namin, naalala ko noon, wala kami sa top. And that's doon po nag-start ang lahat. Nag-declare po kami, naalala ko noon, nag-declare kami noon na alam ko sa Pasig din to, Men's Marlon, di ba yung yung grand launch ng I Am Worldwide ay sa Metro Walk. Tama, no? Sa Metro Walk yon. And that's the
starting point na dineclare namin at nagpray kami kay Lord, this is the last time na mag-i-event ang company na hindi kami umakyat ng stage. And that's the starting point. Kaya nung first year, free lunch, okay? Tapos grand lunch. Nung nag-grand lunch po, dun kami nag-start, okay? Pagdating po ng first year anniversary, no? Na-awardan po ito kasi 6 months to, no? 6 months to 8 months. Kasi naalala ko nung first year ng IAM, bago mag-first year, meron pang 6 months na awarding. Dun ko po nakuha yung first million ko, no? And then, ito po yung mga leaders namin nung nag-start kami. Pero alam nyo po kung ilan ang natira dyan. One, ito po yung sa Team Titans. 1, 2, 3. Okay? 3, 4, nandiyan si Mentor Claire. 4, I think 5. 5 kaming natira dyan. And the rest, lahat po yan, Millionaire Circle na ngayon. May mga sariling sasakyan, may mga sariling grupo na po. Naalala ko po noon, wala po akong team, no? Imagine mo to, 2017 na yan. So wala pa akong, ako yung huling nagkaroon ng team. Imagine mo, lahat sila nawala. Ano yung pakiramdam mo na, alam mo yun, from walang team, nagkameron ng team, tapos nawala ng team, konting-konti lang yung natira. Alam mo, yung first sizzle namin, ito yung first sizzle yung nasa baba. Naalala ko to, in-invite ko pa yung Team Unstoppable, sila Mentor Jean, para lang dumami kami. And, alam mo yung pakiramdam na gusto mong sumabay sa lahat ng mentor. Syempre, core ako ng Blast, tas ang Blast yung pinakamalaking team eh. So, alam mo yung pakiramdam mo na feeling mo na iiwan ka. Syempre, ano po kami, mga dominant kami. So, masakit po para sa amin yan. Hindi siya ordinary para sa amin. Kaya, alam mo yon, tuloy-tuloy kang lumalaban hanggat kaya mong lumaban. Pero, paulit-ulit ka namang tinetest. Imaginin mo na lang, lahat ng yan is nawala. Kaya ang ano ko dyan, alam nyo po, ang nakalagay talaga sa akin dyan, no? Kung mag-quit man ang lahat, importante yung ikaw at yung mga taong mag-stay na kasama mo. Yun yung importante. Alam mo po, sa journey po natin dito sa business, marami po tayong pagdadaanan, maraming tests, pero tandaan mo, ang importante yung ikaw. Okay? Hindi yung kung sino, kasi hindi mo, may mga bagay na hindi tayo control. Okay? Focus ka, ang tanging control mo lang yung sarili mo. Kaya nga, ang pinakamahirap na kalaban po dito is yung sarili natin. Kaya, sabi ko nga, no, kung sino yung mag-i-stay, dun ka mag-focus. Kung sa palagay mo, meron kang may mga kasama ka na nagpapagbagal sa'yo, hayaan mo lang sila. Kasi hindi mo alam kung sila ba yung kasama mo hanggang dulo, gawin mo lang yung part mo as a mentor. Kasi ganun po yung ginawa ko. Kung sino yung magstay, kahit napalapit sila, hindi kasi natin control. Ang importante yung tayo. Okay? How we react sa lahat na mangyayari sa atin, yung mga sitwasyon na pagdadaanan natin, yun po yung pinaka-importante. Ayan. So ako po, ito po yung ano ba yung routine namin? Every now and then po, dahil meron po ang first DR ko po ay si Mentor Claire. Ayan. Si Mentor Claire. Alam nyo po, simula ng journey niya dito is kasama namin siya. And every madaling araw, alam nyo po itong picture na to, 9 months yan. 9 months na buntis ako dyan. Tapos ito no, ay 1 to 2 years old na ata dito si Zoe. Imagine mo po, from 9 months hanggang ngayon, no? Grabe, kasi noong nag-birthday si Zoe, pinanganak ko kasi siya, yun yung free lunch event ng I Am Worldwide. Wala ako noon kasi nanganganak talaga ako noong gabi. Tapos, naalala ko lang, 4 years old na siya ngayon from free lunch. Alam mo yun, grabe si Lord kasi ibang klase yung ginawa niya din sa buhay namin. And then, itong mga tao kasi na to, alam niyo po ba, yung mga yan nawala lahat, isa ang natira. Ito dito, si Mentor Claire yung natira. Okay? At saka si Mentor Reyna. Pero lahat po sila, Millionaire Circle na. Ano po yung point? Alam niyo po, dito sa picture na to, nagbabarko pa yan si Mentor Mike. Pero every time na uuwi, nagme-mentoring siya. Okay? Ayan yung time na nasa apartment kami dyan. Ayan o, nasa kwarto. Kasi yung apartment namin talagang walang okay na pwesto eh, no? At ganun po yung pinagdaanan namin. Pero, kumbaga, hindi naging hadlang sa amin kung ano yung sitwasyon namin. Ang mindset kasi namin, hindi naman to permanent, no?
humataw ka kasi kung ano yung ayaw mong sitwasyon ngayon, kaya yung baguhin nung pupuntahan mo. Laging end, yung vision end, yun yung kasi minsan na nagpapabagal sa atin, no? Kung ano yung meron tayo ngayon. Hindi kasi yun yung promise ni Lord. Kaya ka nga dinala dito para mabago yung sitwasyon mo. Kaya kung ikaw na feel mo na down ka, isipin mo na lang, ano lang yan, stepping stone mo lang yan para mas maging matatag ka. Okay? Yan yung journey namin. Lagi mong tandaan, maraming nag-quit, pero lahat nang nag-stay, naging milyonaryo. Siyempre, hindi lahat, no? Hindi lahat sasalain. Kailangan kasi dito, magiging matatag talaga tayo. Okay? Imagine nyo po, ito yung journey, hindi ko pala nailagay, no? Yung first year, di ba, naalala nyo po, nag-declare po kami on the grand launch, no? Grand launch kasi wala kami sa top, yung free launch wala. Pero sabi ko nga, before, sabi ko, basta tumungtong ang first year anniversary ng I Am Worldwide, hindi papayag si Lord na akyat tayo ng stage. Ito yung car na within, no, that period, binigay ni Lord, tapos top 14 tayo. In second anniversary, top 6 tayo. Ano yan? Grace ni Lord. Kasi ang layo, di ba? From top 14, from top 6. Ngayon po tayo ay nasa top 5, yung third anniversary, di ba? Ayan. Lalagay na natin dito, no? Napansin nyo po, no? Yung journey, hindi ka agad top 5. Yung journey, hindi ka agad ganun kadali. Nasa apartment, alam mo yon. Napansin nyo po, no? Kaya, ano, no? Gusto kong maintindihan nyo po na proseso po tayo dito, no? Walang pagka-join is ano ka agad, diamond ka agad. Walang ganon, no? Walang pagka-join, top 1 ka agad. Alam nyo po ba si Mentor May? First, ano nun, awarding nun, top 5. Top 5 siya. Alam mo yun, yung tipong wala akong top 5 si Mentor May. Pero sabi ko nga, no, i-declared talaga natin, that is the last time na magiging, na hindi magiging top 1 yung mentor namin. Kasi pag mentor, dapat po inaangat, okay? Kaya grabe yung ano, no? Imagine mo si Mentor May, hindi na matanggal talaga sa top, okay? Kasi bakit? Nung nag-decide po ang core na hindi na siya tanggalin sa top, ibig sabihin, ano, as I realized, no, pag mahal mo talaga yung tao, gagawin mo din talaga yung part mo. Kasi ano tayo, may kanya-kanya po tayong tinatawag na part. Hindi lang ito yung responsibility mo para kumita ka ng pera. Ito yung responsibility mo. Bakit? Team player ka. Ibig sabihin, dapat isa kang team player. Yung gumagalaw ka para mapalago ang isang organization. Okay? Ayan. So, dito po nag-start yung journey ko, no? Para aware po kayo, ang I Am Worldwide po is a network marketing. So, kailangan po natin ng network, pero hindi mo kailangan ng sobrang dami at sobrang laki ng mga quality na tao. Kaya nga po may tinatawag tayong core or alas, okay? Yan po ay takes time binibigay ni Lord. Hindi rin po lahat ng papasalihin natin is alas. Okay? Para aware kayo, no? Sa totoo lang, hindi po sa isang iglap dumating sila. Okay? Hindi sa isang iglap na mold sila. Alam nyo po, dahil sila yung mga natira sa mga nawala, sila po ay, katulad po ni Mentor Jason Valerio, 1 Million Circle, Supper Executive, Mentor Alvin, Supper Executive, Mentor Claire, Emerald, okay? Kaya naman may diamond kasi dahil sa kanila, okay? Kasi nakabuild din po sila ng grupo. Mentor RJ, Ruby, Mentor Lara, nakabuild na siya, may Supper na sa ilalim, konti na lang dun sa kabilang side, Supper na rin, di ba? Tapos goal na mag-rank up na mag-rank up. Ganito po, no? Nakita nyo po ulit, balikan ko po ulit, no? From walang grupo, nagkaroon ng grupo, nawala ang grupo, yung natira po sila. Napansin nyo po, ilang ulit na iyak, ilang ulit na nasaktan, alam mo yon, pero kailangan bumangon para sa paulit na ulit na test ni Lord, ibigay niya sa'yo yung tinatawag mong alas. Okay? It takes years. Hindi po siya ganun kadali, no? Para ibigay sa'yo. Pag ready ka na, yes, ibibigay sa'yo. Kaya bilisan mong maging ready. Okay? Para hindi ka matagalan or mainip. Kasi po, kailangan po din sa journey natin, no? Excuse me. Kailangan din sa journey mo, no? Sobrang taas talaga ng faith mo. Kasi ang dami mong pagdadaanan. So kung
mahina yung faith mo, akala mo, hindi, iisipin mo talaga hindi para sa'yo to. Kung mahina yung faith mo, iisipin mo na para lang to sa mga nauna. Nakita nyo po yung ano, no? Nakita nyo po na hindi siya sa isang taon nangyari. Okay, hindi yan sa isang taon nangyari kasi 2020 na ngayon eh. The point is, hindi tumigil, ginawa ng tama ang sistema, naniwala, okay? Naniwala na may mangyayari at naniwala na darating yung core. Ako po ang huling-huling nakabuo ng core sa Team Blast para aware po kayo. Okay? Pero as I realize, may purpose si Lord, no? Lahat na nangyayari sa'yo, kasi ganito, once na pinaniwalaan mo na na para kay I Am Worldwide ka, kailangan mong tumodo. Kasi matatagalan ka magkaresulta hanggat hindi mo, hindi buo yung loob mo. Hanggat hindi nasa puso mo yung I Am Worldwide. Okay? Kailangan talaga matanggap mo sa sarili mo na para sa I Am Worldwide ka na talaga. Okay? Para ibigay sa'yo kung ano yung need mo. Ibigay sa'yo kung ano yung deserve mo. Okay? Ayan. So, ito, sample po ito ng ano, no? Sample po ito ng para aware ka lang na dito sa I Am Worldwide, magiging yung nangyayari sa mga mentor. Kasi ganito, dati, ang mindset ko, ay, si Mentor May lang yan kasi may left and right na siya. Kasi ako po, hindi po kaagad ako nakabuild ng left and right. Okay? It takes time para mabuild ko yung left and right ko. Okay? Pero, nung nabuild ko ang left and right ko, nag-automatic po ang lahat. Okay? Nag-automatic yung incentive, yung mga rank up, nag-automatic siya. Kaya nga, it take a process para makabuild ka. Huwag mong isipin na yung mga yan kasi magagaling na yan, yung mga yan apply na. Hindi, no? Sabi ko nga, huli po ako. Marami na pong nauna sa akin para mas maintindihan mo na hindi porket yung kasabayan mo ay nauna na sa'yo, top earner na, is ano ka na, talo ka na. Hindi ito, may kanya-kanya kasi tayong journey, no, para mas maintindihan mo. Don't compare yourself to others para hindi ka nasasaktan. Kasi ginawan ka ni Lord ng tamang panahon para ka mag-shine. Ako, ginawan ako ni Lord ng tamang panahon. Ganun din po si Mentor Marlon, may tamang panahon, okay? Ang lagi mong isipin, gawin mo yung part mo. Kasi nga pag hindi mo ginawa yung part mo, ang lagi mong iisipin, ang tagal, ang bagal ko. Eh kasi, ang iniisip mo na kaagad, yung katapusan. Eh, what if enjoyin mo yung journey? Darating ka talaga sa point na parang 1 month, 3 months, 2 weeks, 1M ka na. Yung magiging normal na ay, parang next month, 1M na ulit, next month, alam mo yun, magiging normal na. Kaya, enjoyin mo yung process na, yung proseso na kahit nahihirapan ka, alam mo yung pupuntahan mo, no? Kasi kung pag alam mo yung pupuntahan mo, okay lang. Pag pagod ka, magpahinga ka. Pag gutom ka, kumain ka. Kung puyat ka, itulog mo. Pero wag na wag ka mag-quit. Okay? Alam niyo po, ito po. Oh. Ito yung mga taong sinasabi ko sa inyo na ang sarap tingnan. Kasi core mo na yan, no? Ito yung mga income nila. Imagine mo kung itong mga tao na to ay hindi nagtuloy-tuloy at nag-quit, no? During pandemic, ito po yung income namin, no? Ito po, sample income, 1.7 million from April, May, June, July, August. Not bad kasi pandemic po yan. Lockdown po yan. Mentor Claire Honey, almost kalahating million. Mentor Jason Valerio, yung 2 months niya, 200,000, no? Okay? Mentor Alvin, no? Yung 5 weeks niya, 100,000. Part-time pa yan. Mentor Lara, dating Mentor Lara, alam niyo po yung taong walang-walang-wala na ang option lang talaga ay mag-network marketing kasi taga-summer siya, sobrang hirap ng pamilya niya. Tapos dito, nagtatrabaho siya sa Red Ribbon, basta factory worker. And then Mentor RJ Goli Cruz na ngayon Ruby Elite Executive, may sariling sasakyan din, no? Tapos may mga kumbaga top 1, siya po yung top 1 ng YIP natin overall. Imagine niyo po ito. Ito yung mga tao na maraming kasabay, pero sila yung nagstay. Alam mo, sa totoo lang, kailangan mong maintindihan na yung business na pinasok natin, wala naman talagang talo dito. Kasi diba, pagka-join mo, may produkto. Pag nabenta mo o gamitin mo, bawi ka naman, ah.
Okay? Kaya lang may mabilis na nananalo kasi ano, ang ginawa nila, binilisan din nila ang hataw nila. Kaya naman may mabagal kasi mabagal din talaga yung ginawa nila. Depende kasi sa atin kung gaano mo kabilis, kung gaano mo kagusto na bilisan yung pagkuha ng pangarap natin. Okay? Yes, may proseso, pero sa lahat ng ano no, sa lahat ng proseso, may end kasi siya. At yung end na yun, yun yung success mo. Okay? Pag wala ka pa sa end, huwag kang tigil. Kasi tayo, ano pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa nag-iinit. 3 years pa lang ang I have, di ba? Okay? Si Mentor May, grabe, no? Nakakabaliw. Imagine mo, 3 years na kumpleto niya na yung mga high-end car and yet, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang 6 to 7 digits na income niya. So, ibig sabihin, kung yung tao na nag-DR sa amin is yung pupuntahan, tapos nandito na kami sa level na to, wala ka naman ibang choice kasi sunod-sunod yan eh. Imagine mo to, Mentor May, nagmi-million. Mentor Arya, nag-million din naman, di ba? O Mentor Claire, nag-million din. Eh, ano ko na yan eh, pang third level niya na. Ang malupit, yung mga leader ni Mentor Claire, millionaire na rin. Ibig sabihin, napapasa, hindi na una lang. Kasi ang dami na rin M-circle sa ilalim niya eh. Kailangan mong maintindihan yon. Okay? Para ikaw sa sarili mo na, nga no, hindi yung mga mentor kasi ibang level na yon. Okay? Excuse me. Ayan. Okay. Ito naman, para mas maintindihan mo lalo. Itong mga to, malayong level ko na to. Mga downline ng downline ng downline na nung core. Kaya ako to pinakita para mas maintindihan mo na hindi ano eh, hindi yung mga core lang, hindi yung under ng core lang, kahit pinakadulo ka, kapag humataw ka, kikita ka. Kapag gumalaw ka, makakabuild ka. At pag nakabuild ka, talagang ano ka, makukuha mo talaga yung mga pangarap mo. Itong mga tao na to, mga sample na mga OFW, Mentor Myrin, ito Ruby Elite Executive, Sapar Elite Executive, Sapar, magruruby. Alam niyo po yung point? At sila yung mga tao na hindi pumayag na kahit mga OFW or mga professional sa labas, pero ang tawag dito, kung ano yung ginagawa natin, ginagawa din nila. Okay? Kasi magkakaiba tayo ng background, pero pare-parehas naman tayo ng gusto mangyari. So, ibig sabihin, dapat pare-parehas tayo ng ginagawa kasi gusto natin yung pare-parehas na success. Tama po ba? Ayan. So, imagine nyo po, no, because of I Am Worldwide, nakapag-travel po tayo sa iba't ibang bansa, no? Ang sarap niyan, ikiklaim mo pa yung Japan, may Bali pa. Yung dahil sa pandemic, meron ka mga pondo na travel. Okay. Na-experience ko din po dito, nakasama yung family ko na mag-travel sa ibang bansa. Ayan, Mentor Mike, no? Free din yung travel namin last time. Ang sarap kaya nun. Masarap, kung masarap mag-travel mag-isa, masarap mag-travel na kasama yung pamilya. And yan po yung mga gagawin natin after ng, ano, ng pandemic, no? And ulitin ko ulit, kaya ko to po sinama sa presentation ko kasi bihira ko tong isama yung mga travel. Bihira ko tong isama. Alam niyo po kaya ko to sinama? As I realize po, no? Madalas po naalala ko yung first year at second anniversary, first year and second anniversary ng IAM, madalas po hindi ako nakakahit ng travel. Oo, lagi ko yan iniiyakan. Bakit? Kasi hindi ko nabibuild yung left and right ko. Meron ako nabuild left lang, yung right hindi. Pero alam nyo po, nung ibinigay na sa akin yung right ko, nung nag-decide na akong i-build yung right ko, naging automatic na siya. Nagigets nyo po yung point na ang proseso po natin ay hindi madali, pero worth it kapag inilaban mo. Okay? Ayan. So, dito na tayo, no? Okay. Ayan. Dito po tayo. Okay? Pansin nyo po, no? Grabe, no? Ito po, para aware po kayo kung ano yung pinagdaanan ko dito. 2017 po ako nag-suffer. Ito po ah, maraming mabilis. Ako po ay may kabagalan, okay? Pero nasa sa inyo po kung bibilisan nyo. Kasi basta
ang mindset po talaga natin dapat, i-balance po natin ang left and right natin. Kasi ako po, ang mindset ko lang dati talagang, okay, check it tayo, ganito, ganyan. So, kaya mabagal ako, okay? So, ang lahat kasi ng incentive at mga rank up ay ibinabalance ng left and right. Yes, ano lang po tayo, one account policy, left and right. Pero lagi mong isipin na left and right siya kahit marami kang spillover, okay? Para lahat ng dapat i-hit mag-automatic, okay? Ngayon po, 2017, ito po ah, lahat po ng journey ko is just for sharing. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo, pero kung mabagal kasi ako, kung gusto nyong bilisan ng mas mabilis, go lang kasi may nakakagawa po ng mas mabilis. Okay? Pag tinanong ka, anong gusto mong journey, mabilis o mabagal? Diba? Gusto natin mabilis. Kung kaya mong bilisan, bilisan mo. Kasi the more na tumatagal ka, okay, the more na nababurn out ka. So dapat mabilis ka. Okay? 2017 nung nagsuffer ako, 2018 nung nag-ruby ako, 2019 ngumanga nga ako. Pero 2020, dyan binigay ni Lord, no? Nung May birthday ko po yan, wala akong ibang request at pinagpipray na alam mo yon, mag-rank up. Yun talaga yung prayer ko nung May. And then nagpray na ibinigay ni Lord ang emerald, tapos nagpray din po kami na kung kayang idiretso by June ibigay, pero hindi po ibinigay ni Lord. July niya po ibinigay yung diamond. Okay? Bakit ko po to pinakita? Actually, kahit hindi po sa inyo, ito po talaga yung sharing ko, no. Ulitin ko po ulit, this is journey. Okay? Hindi po ito sa isang iglat, ay diamond ka agad. Nakita niyo po yung pinagdaanan ko? Okay? Journey po ito, ibig sabihin, ang dami mong pagdadaanan na mga, alam mo yon, ititest ka ng paulit-ulit. Pero kaya po dumating sa point na makamit mo yung white, okay, na kulay na yan. Okay? Ibig sabihin, sobrang dami mo na dyan pinagdaanan. And hindi yan madali. Kaya po may diamond, kaya may emerald, kaya may ruby, kaya may sapphire, dahil may team na nabuo. This is team effort. Building is important. When it comes yung journey natin, talagang hindi mo siya, siguro yung sapphire pwede, no? Kaya mo yan kahit mag-isa ka. Pero yung ruby, medyo mahihirapan ka na kung mag-isa ka. Lalo na ang emerald. This is requirement talaga po ang team dito. Okay. Ayan. Okay? Pag may team ka, mag-o-automatic din yung mga income mo. Kasi ako, na-experience ko, 1 million in just 7 weeks. Okay? Tapos, nitong pandemic, yung 600,000, no? Para 1 month mo na lang. 641,000, 1 month mo na lang. Alam mo yon, yung tipong dati, ni hindi ka nga makahit ng mga incentive, yung dati, wala ka sa top, yung dati, yung babalikan mo na lang, pero dahil nagtuloy-tuloy ka, yung dating si mentor lang ang nakakahit, nahihit mo na rin. Kaya magtiwala ka dun sa system na ginagawa or gagawin pa natin. Bakit? Walang mentor na hindi ka i-guide sa tama. Kasi kahit siya, pag hindi tama tinuro niya, hindi rin siya kikita. So dito, ang win-win situation kasi tayo dito eh. Kaya ka hinihila ni mentor, yun nga ang maganda eh. Pag hinila ka ni mentor, okay, damay ka. Kaya lagi ka magpahila kay mentor pataas. Pag sinabi ni mentor, mag-rank up ka na. Pag sinabi ni mentor, maglabas ka na ng kotse. Pag sinabi ni mentor, mag-house and lot ka na. Ibig sabihin, hinihila ka niya pataas. Okay? So, papush tayo, no? Pataas. Okay? Pahila po tayo. Ito po yung sample income ko, no? Para aware po kayo. April to May, ayan po, no? This is pandemic. Okay, 359 April at May, dyan po yung lockdown. June 511, yung July 445,000, yung August 468,000. This is God's grace. Okay, hindi po ito kaya ng isang tao. This is teamwork. Okay? Hindi po ganyan yung income ko nung nag-start ako, nung first month ko, first year ko, nung second year ko, hindi po naging ganyan consistent. Okay, nung may team po,
kahit pandemic, naging ganyan. Ibig sabihin, yung tinanim mo ng 3 taon, inanim mo sa pang-4 na taon. Kaya worth it po talagang ilaban si IAM Worldwide. Kasi yung susunod, di ba, laging sinasabi that ni BP, may tinatawag tayong 5-year plan. At sa 5-year plan na yon, okay, lagi mong isipin na pag tinanong ka, ilang years ka na ba kay IAM? Huwag mong bilangin yung mga araw na hindi mo ginagawa si IAM. Kahit 5 taon ka na, pero 3 buwan mo lang ginawa si IAM, yun lang ang bilang mo. Naintindihan nyo po? Ulitin ko ulit, pag binilang mo kung gano'ng katagal kay IAM at gano'ng ako productive, isipin mo yung araw na ginawa mo lang siya. Huwag mong isama sa bilang mo yung mga panahon na hindi mo siya ginawa kasi hindi po siya kasama. Clear po tayo? Para makarating ka dun sa gusto mong puntahan, kailangan kasi consistent at araw-araw mo siyang ginagawa. Okay? Ayan. Imagine nyo po, no? Dati, nagme-mentoring kami sa kwarto. Tapos naalala ko nga, no? Naalala ko dun sa apartment namin kasi walang maayos na ano na pwesto. Si Mentor Mike, may pininturahan siya dun isang part. Tapos every time na nagme-mentoring kami, dun lang ako pumupwesto kasi yun lang po yung part na may pinturang maayos. The rest tumutulo, tapos yung kisame. Alam mo yun, dumating po kami sa point na gano'n na tipong para lang maayos yung background mo, kailangan magpintura ng isang side. The rest iba na yung kulay, no? Isang side lang yung puti. Ganun po kami kasi syempre naka-apartment kami tapos hindi naman sa amin yun. So wala kaming, hindi na namin ipaayos kahit tumutulo, pumapasok yung baha. Na-experience po namin yun. And isa po sa mga nag-push talaga sa amin kasi we have 2 kids, this is our family. At yan po talaga yung isa namin motivation, no? 2016 pa lang, nakasulat na sa notes namin na 2018 house and lot. And hindi po kami binigo ni Lord. Okay, because of IAM Worldwide, yung first house and lot namin, no, ibinigay ni Lord. And ang nakakatuwa pa, kasi syempre, no, hindi madali, no, pero ginawa niyang maging madali. Okay, ulitin ko ulit, hindi madali ang pinagdaanan natin. Pero ginawa niyang madali kasi may IAM Worldwide. Okay? Kasi imagine mo, in 3 years namin, no? 2 years na hinahataw nang ibinigay niya at nung mapuntahan namin tong lote na to, nakita namin kung paano itayo. Nakita talaga namin. Kaya lahat ng design dito talagang kami din yung nag-decide kung ano yung gagawin sa bahay. Kung alam mo yon, hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kataas, okay? Yung sakto sa pamilya namin, may 3 bedroom. Yung tipong hindi kailangan mangupahan, pero may matawag ka na maayos na matitirahan. And sobrang, pag ikaw tinanong ka kung ano yung pinagdaanan mo, masasabi mo talagang worth it yung pupuntahan. Parang mentor may, di ba? Grabe yung pinagdaanan, pero makita mo yung house and lot, worth it. Imagine mo, no? First house and lot, pero ganun na. Okay? So, ibig sabihin, kung nakikita nyo po yung mga mentors ngayon na may mga sasakyan, may mga sariling bahay at lupa, so yun yung pupuntahan. Kasi imagine mo, nangyari kay Mentor May, nangyari kay Mentor Marlon, okay, nangyari sa amin, nangyayari din dun sa mga leaders, kasi meron kami pong mga leaders, nagpapatayo din ng house and lot eh. The point is, ano siya, level by level, sunod-sunod talaga siyang nangyayari. Kaya panghawakan mo yung ano, kung ano yung nakikita mo ngayon, kung bakit ka hataw na hataw, yan yung panghawakan mo hanggang dulo para yung energy mo at yung consistency mo sa paghataw kay IAM is tuloy-tuloy talaga. Ayan. Ito, lagi ko itong sinasabi, no? Luma na to, gasgas na to, pero lagi mong tandaan, sa lahat ng pagdadaanan mo, pag gusto mo, laging may paraan. Pag ayaw mo, laging may dahilan. Kapag tinatamad ka, dahilan 'yan. Kapag sinabing mentoring tapos may excuses ka, dahilan 'yan. Lahat, kahit anong sitwasyon sa buhay natin, kapag gusto ginagawa ng paraan. Well, hindi po ako naniniwala sa busy ako. Ang tao, lahat naman pwedeng sabihin natin na busy. Ang pinaniniwalaan ko po, kanya-kanya lang po tayo ng priority. Kaya pag alam mo sa totoo lang, kapag priority mo ang isang bagay, parang pag ikaw may jowa ka,
'di ba? Kahit bawal, kahit malayo, kahit anong ano, kahit unong-unos, gagawin mo ang lahat para mapuntahan siya kasi gusto mo. Ganon din po sa negosyo. Pag gusto mo, kahit ano pa yan, gagawan mo ng paraan. Okay? Kasi gusto mo eh. So, lahat ng mangyayari at hindi mo ginagawa, ibig sabihin, it means excuses. Okay? Grabe, no? This is our latest, no? Ito po yung nabili namin ni Mentor May, yung beachfront, no? Grabe, no? Ang pino ng buhang yan. Kaya kapag may biyahe na, ayan, magla-live tayo dyan, magpipicture-picture tayo dyan. Ano yan, meron kaming 750 square meters. So, nasa ano yan, 1,500 plus, grabe, no? Imagine mo, yung bahay namin, ilan lang to. Pero, nakakatuwa kasi because of I Am Worldwide. Alam mo yun, yung dating nag-imagine ka na sa beach, pero ngayon may sarili ka ng resort. Meron ka ng papagawa. Ang sarap dyan, di ba? Ayan, magtatampisaw tayo dyan. Ayan! Ayan, di ba? Para aware din po kayo, no, yung journey ko na sobrang stress. Ayan, yung stress na stress, pero tuloy-tuloy ka lang ginagawa. Yung I Am Worldwide, stress eating ka. Pero ngayon, ang sarap lang kasi umuwi ka na dun sa sarili mong bahay. And na-enjoy mo yung income mo. Alam mo yun, pag may gusto ka, anytime pwede mong bilhin. Huwag kang ano, no, 3 years pa lang tayo. Huwag kang mainip kung unang taon mo pa lang. Huwag kang mainip kung 6 na buwan ka pa lang, okay? May journey po tayo, no? At syempre, yung journey mo, enjoyin mo, okay? Huwag kang mainip. Ang pinaka-importante sa araw-araw, may natututunan ka. Okay? Ito, nakita mo na yung opportunity na nagpabago buhay ng marami. Okay? Wala ka ng ano, wala ng choice. Kasi nakita mo na eh. If you hang out with chickens, you're going to cluck. And if you hang out with eagles, you're going to fly. Kanino ka sasama? Actually, ang sarap nga kasi dito, ang pinag-uusapan dito is kung paano tayo aasenso, kung paano katuturuan ng mentor mo, kung paano mo din makukuha yung mga nakuha ng mentor. So, sasabay ka lang. Okay, sasabay ka lang. Dapat lagi kang updated, okay? Para hindi ka naiiwan. Ayan. Lagi nyo pong tandaan. Ito lang po yung pinahawakan namin verse. Oh. Sabi dito, for we walk by faith, not by sight. Dahil may journey ka dito, itetest ka pa ulit-ulit, lagi mo lang tandaan, lakihan mo yung faith mo. Kasi nung nilagay ka ni Lord dito sa I Am Worldwide, tapos na. Tinapos niya na lahat ng pangarap mo, nakaano na yan, nakaready na yan. Pag ready ka na, ibibigay niya na. Ganun din po yung mga pinagpipray mong leaders, pinagpipray mong rank up, pinagpipray, lahat. Kasi pag ready ka na, talagang nandyan na yan. Okay? Kaya make it sure araw-araw ready ka. Para kapag gusto na ni Lord ibigay, di ba? Deserve na deserve mo na. Ayan. I hope, no, na-share ko po yung, ano, yung buhay ko sa inyo, no? Hindi madali, pero worth it. Ayan. So, thank you, Mentor Aryan. Grabe. Marami po ba kayo mentors natutunan? Ayan, kay Mentor Aryan. For sure, madami and na-inspire kayo. Siguro before we end the mentoring, okay lang po ba, Mentor Aryan, mag-Q&A po tayo kahit siguro mga 3 to 5 questions lang? Sige pa. No ayan. Problem po. So, yan, mga mentors, habang andito pa si Mentor Aryan, sino po dito yung may question about sa business natin, especially yung topic natin na how to rank up? Okay, kasi si Mentor Aryan talaga, every month, may promo or wala, laging may rank up. Okay? So, ayun. Siguro ako na yung mag-start ng first question. Mentor Aryan, ano po yung reason bakit every month may nag-rank up sa grupo nyo? Ayun. Actually, ano no, yung rank up kasi, kasi nasa ano natin siya, actually nasa, syempre nasa presentation natin siya, pangalawa. Ang rank up kasi, kailangan talaga natin siyang gawin. Alam mo yun, 'di ba? Parang journey. Okay? 'Di ba kanina sabi ko nga, ba't may sapphire? So kailangan i-hit. Bakit may ruby? Kailangan i-hit, kailangan puntahan. Bakit may emerald? So kailangan puntahan. Ganun din po pag diamond. Ngayon kasi, 'di ba, mas nakaka-pressure kasi blue diamond na 'yung ano, 'yung sunod. Hindi mong evaluate din guys 'yung sarili mo, no? Nasang level na ba ako? Okay, ano ba yung gusto ko? 'Di ba kanina nabanggit ko nga po sa inyo, gusto mo ba ng mabagal o gusto mo ng mabilis?
Kasi kung gusto mo nang mabilis, kailangan mag-sapar ka kaagad para mapuntahan mo yung ruby. Okay? Kasi ang hirap, no? Gusto mo mag-diamond, pero sapar, hindi ka pa sapar. Okay? Kasi kailangan, di ba, mag-step up ka. Pag hindi ka kasi nag-step up, ang hirap abutin nung pinapangarap mo na nagawa na ng mga mentor. Kasi nga, by journey siya, may pagdadaanan ka. Okay? Dito po sa ano no, sa I Am Worldwide, hindi naman ginawa yung mga rank up para ano hindi natin ma-hit. Ginawa talaga siya yung rank up kasi may nakahit, may makakahit at may nakahit na. So ibig sabihin lahat tayo pwedeng mag-hit. Pantay-pantay tayo. Ang imagine mo to ah. Ang marketing plan natin isa, ang product natin iisa ang minamark. Kumbaga yung lahat ng product natin pare-pares lang naman tayo ng minamarket eh. So kung may nakakapag-rank up, bakit ikaw hindi? Okay, laging ask yourself. Ayan, Mentor Blanca. Wow, si Blanca nandito pala, no? Yeah. Hello, Blanca. Thank you, Mentor Aryan. Grabe talaga pagkagaling sa Queen D yung mga sagot, no? Talagang direct to the point, di ba? So ayan, Mentor Aryan, meet the Coach Eileen. Siya po yung naitatanong niyo sa akin na leader natin, yes, sa Canada. Siya po yung may question dito. How you keep your team to work as a team? How you keep your team to work as a team? Kasi po, yung grupo niya ang bilis eh. 1 month pa lang, nasa 30 distributors na sila. Galing, tapos galing, halos lahat puro Jade. Po, idol namin kayo. So, paano po daw niya makikip yun? Kasi syempre, mentor, di ba, ang IBP natin, basta may pera kausap natin, or basta willing siya to go, basta i-present mo lang na maayos yung business, magpipiin, madali makapagpapiin, pero paano mo sila mamumove na mag-attend ng mentorings, mag-training, ma-push yung, kumbaga maging team player? Paano po nyo ina-assess yung group nyo about that? I think you need, ano no, commitment. At kailangan po nila maintindihan yung salitang long term. Kasi alam mo, sabi nga eh, andali kasing magpa-pay in. O totoo naman, madaling magpa-pay in, ang mahirap mag-keeping. Napansin nyo nga po, no, dun sa journey ko, no, paulit-ulit din po akong nawala ng grupo. Alam mo yon yung, kasi hindi lahat po talaga na mapapadyon. Para ano po, no, hindi tayo nasasaktan. Kailangan na natin tanggapin talaga na hindi lahat po na mag-join dito is makakasama natin hanggang dulo. Pero yung mag-stay sa'yo, yun talaga yung quality na tao. Tatanggalin talaga ni Lord yung mga ano, magpapabigat sa'yo sa journey mo kay I Am Worldwide. And ganito no, hindi lahat kasi ng tao magkukumit. Ngayon, syempre, sa dami po ng grupo natin, piliin mo yung bibigyan mo ng oras. Okay? Kasi hindi lahat willing ibigay din yung oras nila at yung commitment nila. Okay? As I realize po, no, tutukan mo yung mga taong willing din magpatutok. Kasi ang hirap kasing mag-waste ng time. Yung iba kasi, no, ang gusto, siguro, eto, para maiwasan natin yung ganung pagkakamali. Yung parang may mga tao talagang alam mo yon, magaling sa umpisa, magaling sa magaling mabilis. Pero hindi kasi ito yung ano eh, hindi kasi ito yung sa una lang. Ang importante dito yung tuloy-tuloy. O yung mga magtutuloy-tuloy. As sa totoo lang, lahat pag naaral mo yung skills, ano eh, makakapagpa-pay-in ka naman talaga. Okay? The point is sino yung magtutuloy-tuloy. Hingin niyo po yung commitment and alam niyo naman po no, ang business po natin is this is a relationship business and very important po sa tao yung ano yung sa tao yung alam niya na may plano ka para sa kanya. So kumbaga yung plano po kailangan ng planning kumbaga sa mga members para kasi ang question niya rin po is to keep them motivated lalo na sa Canada totoo, we have different schedule. Actually yes. Lalo na po ano no sa mga OFW kasi yun yung first DR ko no. Pag OFW po importante sa kanila yung time kasi nga syempre ang hirap magkatagpo-tagpo. Yan lagi yung problem namin before eh. Yung paano pagtatagpuin yung oras ng lahat ng OFW. Tapos iba-iba sila ng bansa. So ano kami, naging struggle din namin talaga yan. Yung parang maiinis ka, na minsan nakakainis kasi gusto mong turuan pero wala sila. So syempre yung patience po talaga natin para sa kanila is kailangan din na, ito pala, adjustment po talaga. Kailangan natin mag-adjust. Kasi minsan parang ang ano no, minsan nakaka-burnout din mag-follow up, ka-burnout din na
lagi silang tawagin para lang mag-training, para lang matuto. So, yun nga, ang sabi ko nga po, piliin niyo po yung tao na kaya din magbigay sa inyo at mag-commit. So, kailangan talaga nung yung tututukan din yung mga willing mag-commit. Diba, true, yung kasi po hindi talaga lahat eh. Madi-disappoint din kasi tayo kapag yung gusto mo lahat ikip, pero habang kinikip mo, lalo naman nagpupumiglas. Alam mo yon. So, minsan, napaburnout ka, napapagod ka, kasi nga, gusto mo sila lahat hilahin. So, pili, ano lang po natin, focus tayo po doon. Actually, kahit konti yan, yung konti na yan, yan yung magpapasabog naman eh. Okay, importante yung quality. Importante quality. Ayan, next question, Mentor Arian. Paano daw po kayo nakapag-build ng teams worldwide like OFW? Kahit nasa Pinas po kayo, paano nyo po sila na-invite? Okay. Kung ano po yung, ang parang kayo, I think yung ginagawa nyo is Facebook posting and groups posting. Actually, ever since talaga na nag-network ako, yun lang naman po yung ginagawa ko. And syempre, halos lahat naman po tayo may mga friend na OFW, no? I think nasa tamang market po talaga yung kung sino yung itatouch mo. Kasi sample, may kamag-anak ka sa gantong bansa. Okay? Ang market mo talaga is ma-itouch din sila. Kasi ganito, no? Hindi kasi lahat ng gusto mong bansa, halimbawa, sila may Canada. Gusto ko din sa Team Canada. Hindi ganun eh, no? Meron talagang ibibigay sa iyo na parang ako kahit gustuin ko sa Canada ang meron kami New Zealand at saka ang tawag dito ibang bansa Italy o yung Europe, okay? May kanya-kanya kasi tayong ibibigay ni Lord. Huwag na huwag kang mainggit sa iba, huwag kang mag-compare kasi ang importante gawin mo yung part mo para ibigay din sa iyo yung para sa iyo. Kasi may kanya-kanya na maibibigay, okay? Kasi 'di ba yung iba ito pa, yung iba naman, akala nila, ang 40 nila international. Paano kung ang 40 pala sa'yo, ang ibibigay pala sa'yo ni Lord, ay yung local lang. Diba? Minsan kasi yun yung yun yung mindset ng iba eh, gaya ng gaya. Pero hindi, basta magkakaiba tayo, okay? Basta dapat alamin mo din yun. Tsaka ang dami pang bansa na hindi na-unlock. True. Diba? Correct. Ilang ang bansa sa buong mundo. So far ang nagbo-boom pa lang is yung Kuwait, Dubai, yung Europe, Italy. Tapos ngayon nagbo-boom ang North USA, 'di ba? Yung Canada. So yun, pero ang dami pang bansa na 'yan. Lakmalay mo, ikaw pala yung magiging pioneer. Paano ba kayo sa Canada? Sila ay sa North. Sa ano po sila, Ontario? Kayo sa Ontario kayo. Tapos yung Kinayet, saan naman yun, Lon? Sila Harriet, hindi ko po alam kung saan, pero... Vancouver ata sila eh, no? Opo. Malaki din kasi ang Canada din. Saan po sila? Edmonton. Happy Eileen, okay. Ako mag-question. Ako po may question ako sa inyo, di ba? Nagtanong, no? Yes. Sasamantalahin ko na rin po. Ate Eileen, if yung mga yung mga member nyo po, ano to, puro warm market or may mga na po kayo, cold market? Mix po. Warm and cold market po. Mix po, ano. Tapos usually po yung mga warm market nyo, ito po ay may kumbaga mga parehas po nyo ng ang tawag dito background, kung mga kaibigan, kamag-anak. Kaibigan po. Family, so family meron and friends. Meron po silang idea regarding sa marketing, no? Some of them, yes. Oo, kasi karamihan po, no, madali kasing explainan kapag ikaw kilala ka ng tao na nagninegosyo, pag open-minded talaga yung kausap mo, madali talagang i-close. And mas madali silang turuan. Ayan. Ayun po, no, at least po may ano din kami, no, kasi ang importante, yun nga po, katulad po ng question nyo, yung kailangan mag-move. Ngayon po pala, no, ito, men's loan, last na question. Yes, pag nag-mentoring po ba kayo sa ano, nag-mentoring kayo sa mga kapwa nyo OFW, ano po yun? Iba-iba sila ng time or sineset nyo po na isang time lang? Ako sa amin, sa akin po ba?
Yung mentoring sa team nila, Mentor Eileen, naka-schedule po siya. Ah, schedule. Okay. So meron pong yung mga core mga mentors ng team builders, yun po yung nag-help din sila pagdating sa mentoring. Ayun, tapos, very good, no? Para hindi lang isa. Oo. Tapos, ayun na po, kumbaga parang syempre, ang goal din kasi natin hindi maging rutinary yung parang paulit-ulit lang. So, important na may mga ganitong session. First session ulit po namin ito for how many months na wala kami Q&A with CIA, Crossline in Action. Oo nga kami din eh. Ulit din kami ngayong October. So, ayun po, maganda talaga yung parang meron ding events ganap no, na nangyayari sa team. True. Ayun, so, pero pagdating po sa IBP, naging everyday po talaga na laging meron nag-invite. So, yun, okay. In-encourage ko kasi din yung... Kaya din sila dumami, no? Tama po. Everyday kasi talaga invite. So, in-encourage ko din yung mga ibang leaders sa team natin, sa Team Focus Worldwide, na if you have prospects no abroad like sa US and Canada, samantalin yung every morning natin may IBP tayo kasi sobrang leverage ka dun. Di ba? Magdadala ka na lang ng bisita, may magtotalk na sa'yo, tapos may magko-closing pa. Okay? So, maximize talaga natin yun, yung mga IBP iba-iba natin. Iba-iba lang nag-aano sa inyo, iba-iba ang nagpe-present. Ayun, so far po ako pa lang hanggang 14, pero susunod po niyan magkakaroon kami ng schedule nung meron taga product presentation, may marketing plan, may share, may closer. Kasi yun naman talaga yung ginagawa natin sa Team Blast, di ba, Mens? So para at least mas magiging kumbaga involved din lahat ng mga mentors pagdating sa presentation. Ayan, so ayun, mentor. Ito po maganda question ni Mentor Casey and Farah. Kasi gusto na rin po nila talaga mag-rank up and full-time na rin sila pareho sa business. So, ayun. Siyempre, pag full-time na wala ng work, pressure talaga, mens, di ba? So, ang question po nila, paano nyo po naplanuhan yung team nyo po to rank up? Kusa na po ba yun sa kanila? Or may nag-share screen? Wait. Ito nga, no? Paano nag-share? Si Mentor Embet nag-share screen. Ayun. Ayan. Kusa na po ba yun sa kanila or nandun na po nandun na po yung pinush nyo sila? Salamat po. Parang question niya kung kusa po ba na nag-goal yung team nyo na mag-rank up or pinush nyo sila or paano po? Paano ayun, po yun nangyari? As I've said kanina, no? Pagdating kasi sa may yung push kasi, may mga taong ayaw magpa-push. Ayaw nila na nape-pressure, tama? Tama. So, syempre, depende ang approach mo dun sa personality ng tao. May mga tao talaga na ayaw nilang pinupush sila. Tatandaan ko nga, di ba, Lon, kapag sinasabi ni Mentor May na ganito, ganyan, ganyan. Kahit ako, sabi ko, diamond, ang hirap-hirap niyan eh. Yung parang, kahit ako, hindi ako makapaniwala. So, ako naman, naiintindihan ko yung point na, nga, no, kapag pinupush ka talaga. Pero kaya pala. No? Kaya, minsan, hanggat hindi kasi natin tinatanggap din sa sarili natin na kaya, hindi talaga nangyayari. Pero pagdating sa approach sa team, kailangan kasi as I've said, no, kailangan natin silang kausapin ng hindi naman sa pag-push, no, kausapin mo siya kung willing siya. Tapos pag willing siya, edi tulungan, basta kailangan iparamdam mo na tutulungan mo din talaga siya. I mean, yung tulong na sige, pagdating sa to, katulad yan, meron naman po kayo talagang araw-araw, alam nyo po, napaka-bless nyo. Sa totoo lang, napaka-bless ng team nyo na si Mentor Marlon ay hands-on sa mga talk nyo. Sa totoo lang, kasi pwede naman kayong i-IBP sa office eh. May IBP naman ng English din. Pwede kayong ganun eh. Pero si Mentor Marlon, hands-on sa inyo. Kaya yung mga nag-hit, malaking tulong po yan sa inyo. Kaya samantalihin nyo po. No? Yung rank up, hindi na kailangan kasing i-push, no? Sa totoo lang, hindi na kailangan yung ipupush ka pa. Pag gusto mo mag-rank up, hindi para kay mentor eh. 'Di ba? Yung business mo to, so ang ang kailangan ma-inspire talaga is yung grupo mo pababa. Okay? Yung kay mentor, guide siya. Kaya nga yung mentor niyo, no? Kahit madaling araw gising para mag-talk, yun yung pinakatulong niya sa inyo na talagang sinusuportahan niya kayo. Hindi para yan sa mentor niyo, para yan sa inyo. Okay? Kasi dumating din po talaga ako sa time na na dumating ako sa point na kung sino yung willing, dun ako. Kasi, di ba, sobrang dominant ako. So, ang point ko, meron pa akong kids.
So ang daming-dami kong gustong gawin na hindi pwedeng masayang yung oras ko. Okay, kaya kung halimbawa magpapaimo ka pa, kung magpapaano ka pa, magpapasuyo ka pa para lang ano, alam mo 'yon, yung parang ikaw pa yung pinupush, parang mali. Dapat ikaw talaga yung nag-a-approach kay mentor. Means magra-rank up na ako. 'Di ba? Sorry po ah, pero yun nga, ayo, wag na tayong magpa-baby. Saka pinagdaanan na natin, Mentor Aryan, yun yung pabebe. Wala naman pong nangyari. Kaya wag na po kayong gumaya. Lang kami ni Mentor Marlon. Okay. May iwanan lang kayo, kakapabebe nyo. Totoo, syempre. Tapos yun, ano, yung minsan na, na totoo yun, yung pinush tayo ni Mentor May na mag-rank up. Parang inisip, parang ako ha, sa side ko, parang ang hirap, hindi kaya, imposible. Hanggang totoo, sa hindi na siya, nag, wala na siyang pake. Totoo, totoo. Yung parang bahala ka na dyan, mag-ramp ka ka o hindi, blue diamond na ako. Diba? Parang ganun. Then ikaw na lang yung natauhan na sayang, ang sarap pala ng feeling na fina-follow up ka sa RQB. Ang sarap pala sa feeling na, oh, pinupush ka, kaya mo yan, kahit hindi ka naniniwala sarili mo. Kaya dapat pag pinupush ka ng mentor mo, magpa-push ka talaga, sobrang blessed mo na may mentor ka na nagpo-push sa'yo. Kasi hindi, kumbaga parang kang may, sa ano yan, eh, parang nag-gym ka, ang hirap magbuhat kasi una-una titingnan mo, parang hindi kaya yan, yung mabigat na yan. Pero kapag may trainer ka, kaya yan, walang namatay dyan. Diba? Parang lalakas yung loob mo na, oo nga, kaya nga pala. Iba yung ganun, yung meron nag-co-coach sa'yo, may nag-motivate sa'yo. Kaya kapag pinupush ka ng mentor mo na kaya mo mag-rank up, nako, para kang nakalibre ng coach nun sa labas, di ba? For any field of, alibawa, soccer, lagi may nagaganyan sa kanila, di ba? Alam po si Manny Pacquiao na banggit ni Press, meron siyang hinayar na tao habang nagja-jogging siya. Sinasabihan lang siya, yun lang ang bayad sa kanya. Ang galing mo, kaya mo yan, you can do it. Kaya kahit ang taas-taas na ng inaakyat niya, nagagawa niya. So yung mga mentors, ganun siya. Sana hindi natin nineneglect yung pagpupush natin ng mga mentors natin kasi para din ma-unleash yung potential natin. Mm-hmm. Diba? Ayan, sobrang ano yan. Kaya nakaka-excite na no, si Mentor Aryan. Kung ano man yung na-reach ni Mentor Aryan, yan diamond for sure. Okay. Yung blue diamond, next na yan kasi yan talaga yung pinapatarget sa kanila. Mas ano no, actually, the more na may na-hit ka na, mas nakaka-pressure. Alam mo yun, meron ulit. Pero eh, hindi kasi ano eh, hindi tayo mapupush, hindi tayo lalabas yung potential. So naniniwala ako na kung may nakahit, may kaya natin, no? Hindi siya ginawang para imposible. Actually, mens, kung hindi nag-blue diamond si Mentor May, parang petik siguro lahat ng mga nag-diamond niyan, di ba? Kasi yun yung pinakamataas, di ba? So, nga, no? Parang kailangan talaga may ano eh, may makagawa. Kailangan may mauuna, may talaga magsiset ng standard. And sa network building talaga importante na ikaw mismo, kung gusto mong mag-grow yung grupo mo, huwag mo intayin yung grupo mo na sila muna yung una mag-rank. Nangyari sa amin yan ni Mentor Aryan, noong experience namin yan. Diba, naunahan kami mag-rank up ng mga downlines namin sa Emerald, diba? Pero kumbaga ano eh, lesson learned yun, diba, na dapat as a leader, dapat talaga i-goal mo din na ikaw yung mag-set ng standard sa grupo mo. Mm-hmm. Ayan. Yes. Kasi ang tanong po ni Mentor Brian Mentz is, paano nyo daw po na-approach yung mga leaders yun na pag nagmi-meeting, sobrang motivated and sobrang willing humato, pero pag actual na, hindi mo na maramdaman unless i-follow up. Actually, normal. Meron talaga, no? Hindi kasi pare-parehas talaga yung mga ano natin, ha? Leaders natin. Minsan kaya tayo nasasakta, nag-i-expect tayo sa maling tao. Nag-i-expect para, sa maling tao. Oo, parang pag-ibig lang yan. Gusto mong palitan yung ginagawa mo. So, as I've said, focus ka po sa willing. Siyempre, tingnan mo kung sino yung gusto. Tapos, kausapin mo. Okay? Kasi meron naman taong gusto eh. Ang mahirap kasi yung umaasa tayo tapos hindi naman nangyayari kaya nasasaktan tayo. Parang pag-ibig, totoo. Ang negosyo talaga natin, parang jowa mo yan. Okay? Kung ayaw mong paasahin, no, focus ka dun sa kayang mag-commit sa'yo. Ayan. Tama. Huwag umaasa, masasaktan ka lang. Correct. Actually, ano, di ba, ganito, sobrang ano kasi, given kasi yung mga training kay IAM, tapos may mentoring pa na one-on-one. Okay? Meron talagang lalabas dyan na gusto niya na mag-a-approach talaga. Na, sige, mens, go na ako. Okay? So, yung mentor, pag nag-go siya, yun yung tututukan niya. Kaya kung mga nahihiya pa po kayo, wag na po kayo mahiya. Okay? Tama.
take po, approach lang. Yes po. Last two question na lang, Mentz. Ito kay Bel, yung question niya kasi bagong member lang siya tapos kakabalik niya lang ulit after a year. Maybe okay. Na-inspire din siya sa group nila, Mentor Eileen, no? Kasi paro din sila ng place. So, under siya ng sister niya, sino daw ilalapitan niya? So, yan, Coach Bel, of course, yung sister niyo po. Okay, then yung mga next na apply niya, so si sino ba? Sino ba yung mga next mentor? Blanca, no? So anyone na active na apply mo. So ako naman active din sa grupo, no? So pwede rin ako makatulong sa inyo. Then we are blessed kasi sa team natin walang crossline. Do you agree ba? Na feel niyo ba sa team focus yung damutan? Parang hindi naman, di ba? So yun, si Coach Eileen, kahit crossline mo siya, she's very willing to help you build your own team diyan sa Canada. Ayan. And then, last question, ito mentarian, last question po ito, from Mentor Susan Pascual ng Bataan, humakot ng mga raffle. Okay? Okay? Baka ito pa manalo ng 20,000, di ba? sa Team Blast, no? So, ano daw po ba magpapiin ng executive package? Parang kayo dapat yung sumagot niyan, Mentor Eileen. Si Coach Eileen daw. Coach Eileen, kayo yung sumagot. Ayan. Ayan, paano ba? Depend. Ay, sige, Coach Eileen. I think sa mga executive, if you know the person is a business-minded, doon mo i-unleash yung full potential ng business. Why bother to start on the scratch and associate if you have a full potential of doing the business? So, doon mo siya mo-motivate na kung ano yung mamimiss niyang opportunity to sign up on the executive package. Yes, everyone can afford copper or associate package, but if they have the full potential of doing the business a full blast, then you will ilatag mo kung ano yung mamimiss niya for having the executive, kahit na gold pa yan, at least one more rank up. You will be Jade. Yun po yung linalatag ko sa kanila. Kapag, pero Mentor Eileen, may question po din ako. Pag po kayo nagbagsak, dinidiscuss nyo po lahat ng package? Or ano lang? Yes. Yes. Dinidiscuss yes, pa rin po yung kasama ang copper po? Yes po. Silver na pinakamababa. So, kailangan lang ma-explain kung ano yung mawawala sa kanila. Yung mawawala, yes. Ah, okay. Tapos tinatanong po kayo ng client nyo kung ano yung package nyo? Yes po. Yes. You need to be clear sa lahat ng package kasi they need to show the package as well. Yung copper dito, I let them know it's a maintenance sa mga taong hindi magbi-business, but at least it's a maintenance for them. It's every month maintenance na magiging commitment nila for the people though who doesn't care or who doesn't want to do the business. So, but okay, at least they have a maintenance. Ano po yung sinasabi nyo? Paano nyo po na-turn kapag buyer into distributor tapos Jade ang kukunin nila? Between, let's say, gold po, okay? Gold ang gusto nilang if they have means of paying the Jade in between let's say the situation of Men's Lou between me and her, she was a gold package and I took Jade package. And I tell her straight, sabi ko sa kanya, are you gonna walk right beside me or run beside me or walk behind me? Diba po? So if you're going to join this business anyway and you take the gold, sabi ko, ba't ka pa mag-i-skip ng dalawang stage? If you can, this is a good, and I will show you how to do the just for you to get your money back, yung ROI po. Kasi, explain nyo rin po yun kung ano yung ano ng company, because there's an ROI, 300,000, who doesn't want that? Diba? So, if they have means to take the Jade, then go for Jade. Why waste your time and effort to take the gold or platinum kung magagawa mo ng Jade, and you show them how to take that ROI right away. Oh, okay.
So sabihin ko lang po, okay, sabi nga po ni Ms. Marlon nung na-meet ko siya, you have a month. You have a month to produce for Jane para magka-ROI ROI po kayo, and then it's a set your standards for your team. So I did set it for 3 days. Nag-paint po ako ng apat. So that's everyone copy right now. Kasi yun po yung ano nila, yung standard. Sense ako bang nawala? Si Coach Aileen po. Okay. Kala ko ako nawala eh. Nawala. Four leaders ko. Ayan. I hope I did answer that question. So ilatag niyo po lahat ang mga posibilidad na magiging benefits and benefit, yung privilege na magiging Jade executive pay-ins po sila. Ayun. So ayun, mentor, no, grabe. Importante, naalala ko, nag-flashback sa akin nung lahat ng mga pay-in niyo dapat may goal siya na mai-set niya na standard. So lalo na kapag yung personality ng new pay-in nyo at dominant, kasi ano yun, goal getter kasi mga dominant, di ba? So when I sense na parang doer to si Coach Aileen, nung nagkaroon ng mentoring, pinakilala siya sa akin nila Coach Mark nun. Ang sabi ko sa kanya, ang goal nyo po pagka-join nyo within a month, dapat mag-just for you kayo. Kasi ang sabi ko, iba yung pinapakita namin yung resulta namin sa talk, iba yung resulta nyo na po yung pinapakita namin sa invite nyo. So dahil doon, dapat one month pa target, no? Diba? Actually, pinakamatagal na talaga dapat yung 1 month na ma-hit mo yung pagkasali mo, just for you ka or give me 5 ka. Pero nangyari ng 3 days, kaya nas nag-momentum din kasi nga na-inspire yung bawat members. So wag natin kakalimutan yan, mga mentors, na pag may bago tayong pay-in, dapat may goal set na agad. Hindi yung given na kasi inumin nila yung product eh, given na kasi titik mag-sell sila ng product, pero dapat on the business side, meron silang para maging madali sa kanila yung pagma-market. Diba? For example, si Bell po, kahit sabi natin 1 year na siya, hindi niya naman tinrabaho yung 12 months eh, sumali lang siya, tapos after nun, hindi naman na siya nag-participate. Ngayon na magsisimula ka, dapat i-goal mo na dapat within this month na naka-upgrade ka sa Jeep, i-goal mo talaga just for you muna, Jeep. Hatawin mo talaga. Kasi kami everyday, araw-araw, wala kami pakialam kung sumali o hindi. Basta everyday dapat may invite sa Zoom. So, nung pag na-hit mo kasi yun, Mentz, no, magiging inspirasyon ka sa mga bagong sumali na nagawa mo, magagawa din nila. Oy, siya nga 1 month, nagawa niya mag-Jade for you, dapat ako din. Pero kasi pag nakita nung kasali na, 1 year na pala yan, huwag mo sabihin na 1 year ka na kay business. Sabi nga ni Mentor Aryan, huwag mo ikakount yung hindi ka naman nagtrabaho. I-count mo kung kailan ka talaga nagseryoso sa business. So definitely si Bell, mag-start pa lang siya ngayon kung kailan siya mag-upgrade. Ngayon yung pinaka-day one nyo po kay IAM Worldwide. So, ayan. Any question pa, mentors? Mentor Aryan, may question po ba kayo sa mga leaders natin? Ayan. Anyway, Mentor Aileen, thank you so much. At least, thank you po. Thank you so much po. Sabi, gustong-gusto ko po kayo talagang ma-meet, at sabi ko kay Mentor Mark. Likewise. I'm very privileged and very blessed. Fastest for you eater po kayo within 3 days, no? Grabe, no? And I think na may background po kayo regarding sa network marketing, and nakakatuwa kasi nagamit niyo po at nasa right company kayo ngayon. Ayan, nasa right team pa kayo at very supportive. Yes. Very blessed po. Yes. So, thank you din po sa sa pag-invite sa akin dito sa Team Focus. Hindi lang po ako, kumbaga, hindi lang nakapag-share, kundi may natutunan din po talaga ako sa inyo, kasi yan po yung mga kailangan din natin, no? Kasi ang goal talaga natin is makapagturo din sa iba kung ano yung kailangan nila. Kasi ano lang naman po tayo, no? Kung ano po yung alam namin, ibabagsak namin sa inyo. So, kailangan lang din po maibagsak din po natin sa team. Ang importante po kasi dito, yes, tama naman po, no? Sabi ni Mentor Marlon, kapag napapayin yan, ituturo mo lang din, uulitin lang din nila. Kasi kung ano yung plano mo sa kanila, plano din po nila yon sa magiging team nila. Ayan. I hope may natutunan. Meron pa po ba kayong mga question? And thank you daw po. Sobrang thank you.
Ayan yung mga leaders po natin, nagpapasalamat sila sa time na binigay nyo. So, and mentors, we are blessed na na-meet natin ang isa sa mga matatag at pillars ng Team Blast. Kung bakit may malamansyon na house and lot, may Ferrari, dahil po kay Mentor Arian. At tayo na po yung next gen. And nakikita nyo yung samahan po ng Team Blast. Kahit di po kami magkalinya ni Mentor Arian, crosslane po kami, nagtutulungan. Next week naman, ako naman yung may invite ni Coach Arian dun sa team nila para to do mentoring. So sana ganun din yung gawin natin. Kung ano yung ginagawa ng Core Blast, 'di ba? Yung nagtutulungan sila, bawat crossline nagsusuportahan, i-implement lang din natin sa grupo natin. Huwag niyo i-isolate yung grupo niyo. Yung tipong gusto niyo kayo lang yung sikat, kayo lang kilala ng grupo niyo. Hindi po mag-grow yung team niyo na iisa lang yung learnings na alam nila and galing lang sa inyo. Expose your team sa ibang mga malagaling pa at masisipag pa na may achievement din sa grupo natin para mas lalo pong gumaling yung network natin. And with that, we are so blessed to have you here, Mentor Arian, as our first guest sa ating CIA session. Are you excited for the next week? So nadagdagan ni activity natin, no? Meron na tayong Sunday live class every 5 p.m. and meron na rin tayong CIA every 8 p.m. And I'm very excited for next CIA natin. And before we end this mentoring po, can we just pray you, Mentor Arian? Okay. Ako na po yung magli-lead ng prayer. Okay, mga mentors, let's all bow our head and feel the presence of our Lord. Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for tonight na binigyan niyo po kami ng opportunity na mag-meet kahit alam po namin na iba-iba ang time zone namin, kahit alam po namin na iba ay nasa trabaho, iba naman nasa naantok na, pero Lord, binigyan niyo po kami ng lakas para maging successful ang CIA namin ngayon. And thank you, Lord, for the life of Mentor Arian Bernabe Fernandez. Thank you for giving her an awesome result and great results. And thank you for giving her amazing Team Titans, Lord. I-bless nyo pa po yung grupo niya, Lord. And i-bless nyo pa po siya with Blue Diamond this year, Lord. I know, Lord, na binigay nyo po sa kanya Diamond this year. And ibibigay nyo rin po ang Blue Diamond sa kanya this year kasi ang momentum po ng grupo nila ay hindi po may stop sa pag-hit ng mga goals. And Lord, continue na i-bless yung life niya. Maging healthy po siya. Ganun din yung loved ones niya, family niya. Para maging inspirasyon siya sa maraming tao, Lord. And yun lang po yung pinagdadasal po namin na maging successful ang bawat isa, maging healthy ang bawat isa, and maging aligned po ang aming mga vision and mission sa will niyo po, Lord God. And this we all pray in the mighty name of Jesus. Everybody say amen and amen. Amen. Thank you so much, Mentor Arian. Before we end, let's just have a group photo. Okay lang ba, mentors? Open natin yung ating mga camera para makita ang kagwapuan at kagandahan nyo. Diba? You are part of the first CIA ng ating team. Kaya you should be proud. Okay? So let's all do our hand sign. Okay? Naka-hand sign na po ba? Ayan, oh, 'di ba? Ang ganda ng ating host, si Mentor Mia, oh, 'di ba? Nag-ayos talaga. Okay, ready? 1 2 3 smile. One more. Wait lang. 1 2 3 smile. Oh, 'di ba? Next po, 1 2 3 smile. All right. Thank you so much, mentors, for giving your time. And let's claim Diamond this month. Basta let the God will. Kung ano yung will niya sa atin, sa team natin. Thank you so much, Mentor Arian. Diamond po. Thank you, man. Thank you, ma'am, mentor. Thank you so much, everyone. Okay. God bless everyone. Thank you so much po. Thank you po. Have a blessed Sunday. Mm.